Nako sis, hindi makakapasok si Juliana ngayon. May sakit siya. Bakit? Anong nangyari? Paano nga di magkakasakit? Inabuti siya ng ulang kakalakad. At saka hindi mo ba alam, may sakit sa puso si Juliana. Bawas siya mapagod. At dahil nga may nalalim na bisikleta niya, ayun, sinumpong. Dalawang araw nga doon sa ospital eh. At saka yung pamilya niya, nagkabaon-baon na sa utang. Kawawa naman. Kawawa talaga siya, sis. Uy, Juliana! Mabuti na pumasok ka na. Alam mo ba, may maganda balita sa'yo. Ano, sis? Kasi, umamin sa amin si Miguel na siya pala ang daylan kung bakit nat-nat ang gulong ng bike mo. Eh, ano naman magandang balita dun? Ang magandang balita dun? Ito! Ano balita? Ano naman to? Basta tignan mo na lang. Pera? Oo! Galing kay Miguel at Juliana. Binalik niya lahat ng perang nagastos nyo sa ospital. Sobra-sobra pa. O diba? Di ba pala ganun kasamang tao yun si Miguel? Siguro, nakosensyo siya sa ginawa niya. Kaya ayun, bumabawi. Nasaan siya? Kakalat lang nung dumating ka. Miguel! Miguel! Ano akala mo sa aming mahirap? Mabibili mo ng pera mo? Ayan! Isaksak mo sa baga mo! Gusto ko lang naman makatulong eh. Pwes, hindi ka nakakatulong. Teka lang. Ba't ba ang arte mo? Ako na nga itong magmamagandang loob. Ikaw pa itong galit. Bitiwan mo nga ako. Nasusuka ako sa pagkatao mo. Ano problema mo? Di mo ba nakikita? Gusto kita. Juliana, di ko alam na may sakit ka. Di ko sinasadya yung ginawa ko sa'yo. Kaya nga ito, di ba? Gumagawa ko ng paraan para makabawi sa'yo. Gusto mo ba talaga makabawi? Lumayo ka sa'kin. At kahit kailan, huwag mo na akong lalapitan. Dahil kahit kailan, hinding-hindi kita magugustuhan. Ah, sir. Oh, Juliana, ano kailangan mo? Eh, kasi sir, nagka-problema kasi sa bahay namin eh. Napanggastos ni nanay sa ospital yung pang-tuition fee ko. Ah, sir, makikiusap po sana ako. Baka pwede po ako mag-take ng exam ngayon. Hindi po kasi ako pwede bumagsak, sir. Ako lang po kasi yung inaasahan ng nanay ko. Juliana, hindi mo na kailangan makiusap. Dahil makapag-exam ka ngayon. Ha? Totoo po, sir? Papayagan niyo na po ako mag-exam ngayon? Oo. Dahil kinausap na ni Mr. Fernandez ang principal para pag-examin ka. Binayaran na rin niya ang tuition fee mo itong buong taon. Kaya wala ka ng problema. Kaya magpasalamat ka ng Mr. Fernandez. Kundi dahil sa kanya, hindi ka makagraduate. Ito na yung test paper mo. Ngayon pa, kailang wala akong reserba.
Ano? Gusto mo sumabay? Ano? Tatayo ka na lang ba dyan? Tara! Karma tao kaya na-flat yung kotse ko. Pero good karma kasi nakausap na kita. Kaya kahit ilang gulong pa masira sa akin, okay lang. Worth it naman eh. Kayo talagang mayayaman. Ang galing yung mang bola. Teka, bakit ba ang bagal mo mag-drive? De ha? Bakit kaya? Kailan ka pa may sakit? 3 years ago, rheumatic fever. Naapektuhan kasi yung heart ko. Kaya kailangan ko magpa-inject sa loob ng 4 na taon. Nakaka-3 years na ako. Kaya malapit na rin kami makaraos ni nanay. Tsaka, mahal kasi yung gamot eh. Kaya nabaon din kami sa utang. Ganda dito, no? Oo. Pag-aalaman lang ba kinabubuhay ng pamilya mo? Oo. Sa awa ng Diyos, nakakaraos naman kami. Ikaw? Amin negosyo ang parents ko. Construction at saka trading. Pati yung school na pinapasukan natin, kami rin ang may-ari. Ilan kayo magkakapatid? Nag-iisang anak lang ako. Kaya lahat ng gusto ko, nakukuha ko. Kaya naman pala ganyan ugali mo nung una kita nakilala. Sorry, ah. Tara, dun tayo. Tara. Yan. Pasensya ka na, ah. Maliit lang tong bahay namin. Mas malaki pa ata yung CR niyo, eh. Di! Cute nga eh! Eh, kasi kami lang dalawa ni nanay nakatira dito. Kaya kwarto lang tong inupahan namin. At saka, para makatipid na rin. Mas maganda nga yun eh. Siguro lagi kayong magkasama ng nanay mo. Di tulad sa amin. Sa sobrang laki ng bahay namin, bihira na lang kami makita-kita. Kaya yun, minsan ako na lang makasama yung mami at daddy ko. Hayaan mo na yun. Tara, kain na tayo. Tara. Ito ang uulamin natin ngayon. Ano yan? Bito ka ng manok. Huwag mo sabihin na di ka pa nakakakain nito. Hindi, hindi. Paborito ko nga yan eh. O tara, kain tayo. Sarap yan. Favorite ko yan. Oh, kanin. Ano? Masarap ba? Masarap, masarap. Sabi sa'yo eh. Oh. Okay na ba yung kanin mo? Okay na to. Hindi mo na kumakain ng marami. Sarap no? Sausaw mo sa suka. Mas masarap yung pagsilaw sa suka. Tignan ko nga, masarap. Siya. Ah, Juliana, salamat pa sa pagkain, ha.
May gagawin ko bukas. Wala naman. Bakit? Yayain lang sana kitang kumain sa labas. Sige ba? Yes! So ano? Susundin kita dito bukas ha? 10 a.m. Sige, asahan ko yan ha? Sige. Sige, ingat. Juliana. Bye. Bye. Hello, ma. Bukas na bukas, ma. May papakilala ko sa yung girl. Oh, that's good. That's good. Anak, pero siguraduhin mo lang na she's worth it, ha? I mean, you know, she's educated. Yung she must come from a good family, ha? Yung pareho natin. Pareho ng estado natin sa buhay. I mean, kasi parang hindi ko naman yata matitikta kung sino-sino lang ang babaeng ito. Eh, kung ganun din lang, di wag mo na lang sanang ipakilala sa akin. Kasi alam mo naman ang mami mo, hindi marunong makipagplastik. Sino ba itong babae ipapakilala mo? Wala, ma. Sige, papahinga na ako.